So nandito guys, nandito. Yung tatawagin natin Coco Martin. Ayan. Siya ay fisherman. Hoy, fisherman. Magandang araw sa lahat ng mga Pinoy. Nandito muli kami. Ako si Mr. Pog Zamora at kasama ko pa rin si Ella. At anong episode na tayo, Ella, sa ngayon? 12. Episode 12 na tayo at tama-tama June 12 na rin. At kung makikita nyo, anong meron sa likod natin, Ella? Ayan, nakasabit. Okay, so actually hindi yan Philippine flag. Yan ay banner lang, nakamukha ng Philippine flag. Kung mapapansin nyo, walang stars at saka walang araw. Pero yan ay yung pinakamalapit na pwede natin magawa kung gusto natin ng Philippine flag. Nakasabit yan kasi Independence Day ngayon sa Pilipinas. At punta na tayo dito, Ella. Ella, lagi mo akong sundan para nakikita ka namin sa ng mga fans natin. Punta na tayo dito at dahil Independence Day ngayon, guys, merong kautusan si Haring Roque. At ano yun, Haring Roque? Hindi siya nagsasalita. Oh. Pero marunong siya magsulat nandito sa chess, yung kanyang sulat. At basahin natin, pero isuot ko muna itong aking armor para hindi delikado. Okay, basahin na natin ang nakasulat dito. Ito yung mga kautusan ni Haring Roque para sa episode number 12. Unang-una na dyan, pakibasa, Ella. Sariling banner. Okay, so gagawa tayo ng mga sariling banner natin. Nakagawa na tayo, pero ipapakita pa rin namin sa inyo paano gumawa ng banner na kamukha ng Philippine flag. Ano yung pangalawa, Ella? World map. Okay, so gagawa tayo ng world map kasi lumalaki na yung ating world, di ba? So kailangan ipakita natin lahat ng structure na tinatayo natin dito at para makita rin natin yung mga nakapaligid tulad na lamang ng ravine, ng mga villages. Baka mamaya meron dito mga fortress sa palipaligid, di natin alam. Okay, baka meron mga sunken ship. Ano sa Tagalog na sunken ship, Ella? Lumubog na barko. Lumubog na barko. Okay, ano yung pangatlo, Ella? Pangalan ng buong clan. Pangalanan. Pangalanan ang buong clan. So, ininame tag lang natin yan, guys. Okay, so yun yung mga kautosan ni Haring Roque para sa episode number 12. At dahil siya ang hari, masusunod yan, Haring Roque. So, punta na tayo dito. Unang-una sa lahat, gagawa tayo ng banner, Ella. Okay, so, Ella, ano yung mga kailangan natin sa paggawa ng banner? White banner. White banner. So, kuha ka na dyan ng mga wool, Ella. Okay? So, kailangan natin ng wool para makagawa muna tayo ng white banner. At para makagawa tayo ng parang Philippine flag, kailangan natin ng red dye, blue dye, at saka white dye. Pwede na rin tong bone meal, actually. Okay, mukha na rin siyang white. Tapos, kailangan to natin, yung mga name tags na to, para pangalanan yung buong clan natin. Okay, so, yung mga animals ni Ella, yung mga alaga niya, mga pet niya, siya na bahala magpangalan kasi limited lang itong name tag natin. Okay, so Ella, meron ka na ba dyang wool? White wool ang kailangan natin, guys. 24. Okay, 24. Okay, pwede na. Halika na dito. Punta na tayo dito. Kay Haring Roque at saka kay Reyna Elena. Kasi si Reyna Elena, siya yung nagmamayari ng loom. Yun yung kailangan natin para makagawa tayo ng banner. Okay, so ito yung loom ni Reyna Elena. Pahingi nga niyan, Ella. Kailangan din natin ng stick, di ba? Okay, marami ka bang stick dyan? Marami na pala ako. So, meron na ako ditong 8. So, punta na tayo dito sa crafting table at kung mapapansin nyo, ayan ang mga kailangan natin sa paggawa but ng banner. But may hawak siyang emerald. Okay, so gawa lang tayo ng isa, dalawa. Okay, dalawa lang. Pwede na yan. Gusto niya makipag-trade sa'yo, siguro. Meron kang stick. Tingnan mo. Nagtitrade ba siya ng stick? Mm-mm. Okay, nagtitrade siya ng stick. Kasi hawak mo yung stick, kaya pinakita niya yung emerald niya. Okay, isus muna kayo dyan, Reyna Elena at saka Ella. Gagawa na ako. So, meron akong dalawang banner. Okay, gagawa na ako ng Philippine flag. So, ilalagay ko lang dyan yung white banner. Tapos, eto. Pipindutin natin to. Itong pattern na to. Tapos, ang ilalagay natin dyan ay blue. So, magkakaroon na tayo ng ganitong pattern. So, meron na tayong ganyang pattern. Ilalagay ulit natin dyan. Kailangan naman natin ng ganitong pattern. So,
red naman yung ilalagay natin. So tama yan guys, 'di ba? Blue ang nasa kaliwa, tapos red ang nasa kanan. Okay, tapos ilalagay natin yan. Tapos pipindutin naman tong pattern na to na parang triangle, tapos white naman yung ilalagay natin. At meron na tayong Philippine flag banner. So hindi na namin nilagyan ng sun yan sa gitna kasi wala rin namang stars. Okay, hindi natin makukompleto. Pero ito na yung pinakamalapit actually. Okay, so Ella, alam mo ba kung paano gumawa ng duplicate ng banner? No. Okay, madali lang Ella. Punta ka lang dito sa crafting table, tapos ilagay mo yung banner na gawa na, tapos ilagay mo yung banner na magiging copy niya. Kailangan ko ano yung base na kulay ng banner mo na result na, yun din dapat yung base. So, ibig sabihin, white kasi ito eh, yung pinaka-base niya nitong banner ko. So, white din yung gagamitin ko at kung makikita mo, meron ka ng kopya. Oh my God. Okay, so may dalawa na tayong banner dito. Okay, so hindi na natin kailangan ulit-ulitin. Kailangan lang natin kopya. And so, ayan, meron na tayong mga banner. Ella, nasa ka na. Okay, pakisara na yan. Tapos, pwede na natin tong isabit. Okay, saan natin kaya magandang isabit yan? Dito banda. So, ito yung aming ginawang bee farm. So, pwede natin isabit yan dito. Okay, tapos dito banda sa portal, pwede rin natin isabit yan dito, yung isa dito, sa mga banda, dito na lang banda, ayan, Philippine flag. Okay, so happy Independence Day yung sa lahat. Yung pyramid daw. Okay, Ella, ano sa Tagalog ng Independence Day? Araw ng Kalayaan. Araw ng Kalayaan. Okay, so yun guys, at nandito... Kung mapapansin nyo, nasa harap namin, ano yan, Ella? Pyramid. Yan ay... Ano na, usok? Bulkang Mayon yan. Okay, so etong pyramid na to ay gawa sa... Gawa sa ano to, Ella? Soul sand. Sa soul sand. Bakit soul sand gawa to, Ella? Para matanim yung... Para matanim yung... Quartz. Okay, nether quartz. So, dito kami magtatanim ng nether quartz. Para maiba naman, so tinanggal namin dito. So, dito banda nakatanim yung nether quartz dati. So, tinanggal lang namin. Tapos, gumawa kami dyan ng pyramid ng soul sand. Yun. So, nagkaroon na kami ng bulkang Mayon. Okay, so ano yung next natin? Gagawa tayo ng world map. Pero mamaya pa yon, last na yon. Maglalagay muna tayo ng mga pangalan ng mga hindi pa napangalanan dito sa villages natin. Okay? So Ella, meron bang hindi napangalanan dun sa village na villager? Okay, so maglalagay na lang ako dito ng mga pangalan. So ano yung unang pangalan na ilalagay natin dito, Ella? Coco Martin. Okay, Coco Martin. Okay, so hulaan nyo guys kung sino to. Pwede nyo nang i-comment ngayon sa baba para hindi kayo nandadaya. Okay, so mamaya i-reveal namin kung sino yung Coco Martin na yan. So ano yung pangalawang pangalan, Ella? Ano yung pangalawang pangalan? Douglas. Douglas. Okay, so Douglas yung pangalawa. So siguro may idea na kayo kung sino yan. Pero ilagay nyo na rin sa comment section. Okay, kung hinuhulaan nyo. Okay, sino yung pangatlo, Ella? Lauro. Si Lauro. Okay. Lauro. Okay. Next. Last one, Ella? John Cena. Si John Cena. Okay. So, meron tayo ditong apat na pangalan. Ulitin natin yung apat na pangalan na yon. Coco Martin. Dito na natin ilagay. Coco Martin, Douglas, Lauro, at saka John Cena. Okay. So, akit muna tayo dito, guys. Pag umakit tayo dito, meron akong parrot. So, sino kaya to sa apat na yan? Okay. Yan, I see. Hulaan mo, Ella. Sino yan? Lauro. Yan si Lauro. Lauro Daloro. Kaya siya, Lauro. Okay. So, punta na tayo dito sa labas. Ito naman, meron tayong aso dito. Sino yan? Yan si... John Cena. Coco Martin, Douglas, or John Cena? Ay, Douglas. Yan si Douglas. Douglas the dog. So, walang ka-effort-effort. Basta napangalanan natin. Punta na tayo dito. Sara mo naman, Ella. Ay. Para hindi makalabas yung mga
yung mga villagers natin. Okay, eto. Sino kaya ito? Iron Golem. John Cena. Okay, dalawa na lang. Coco Martin at saka John Cena. Siyempre, yan si John Cena. Bakit yan si John Cena? Muscles. Maskulado kasi, di ba? Ang titigas ang muscles niyan, for sure. Okay, baka isang punch lang yan. Na-punch mo ba siya? Hindi. Kala ko, na-punch mo siya. Ako na. At yan, natutulog na sila. Nako naman. Papangalanan pa natin sana yung isa, pero gisingin na natin. Okay, so nandito guys, nandito. Yung tatawagin natin Coco Martin, ayan. Siya ay fisherman. Hoy, fisherman, gising ka muna ha, kasi aday, papangalanan ka namin. So bakit yung fisherman si Coco Martin? Kasi may commercial siya, di ba, na Mega Sardines ba yan? Basta sardinas. Okay, so ayan, Coco Martin, ayan. Matutulog daw siya, inaistorbo mo. Halika na, matulog na tayo. Okay, matulog na tayo. At bukas, gagawa tayo ng world map. Ay, Klinos mo ba? Hindi mo Klinos eh. Close mo na. Wala. Okay, guys. So, panibagong araw. At ngayon, gagawa tayo ng... Anong gagawin natin ngayon, Ella? World map! Gagawa tayo ng world map. So, ano yung kailangan natin? Dapat marami tayo nun? Map. Bago yung mapa? Banner? Nandito na ako. Okay, so ang kailangan natin, sugarcane. Oh. Okay, bakit natin kailangan ng sugarcane, Ella? Panggawa ng mapa. Okay, panggawa ng mapa kaagad? Ay, paper. Gagawa muna tayo ng paper. Ang laki okay? ng ano mo ah. Tapos, sugar pag may paper na tayo, so mag-harvest na tayo ng marami dito. Okay, so kung may paper na tayo, pwede na tayong gumawa ng mapa. Pero medyo marami-rami yung kailangan natin. Medyo... mahaba-haba na tong sugar cane farm ko. Anong ginagawa mo dyan, Ella? Nandiyan ka ba? Nagja-jump. Nandiyan ka lang. Okay, so gawa na tayo. Meron na akong 64 plus 9. So, ang kailangan lang natin ay crafting table. Nasaan yung crafting table natin? Okay, so dito natin guys, ilalagay yung mapa natin. Okay, so gawa muna ako dito ng crafting table kasi sa lugar na to wala pang crafting table. So, ilalagay lang natin dyan yung crafting table natin. Tapos, gawa na tayo ng maraming papel. So, lahat ito gagawin nating papel. 63, masyado ng marami. Pero, sana magkasya na lahat yan. May natira pa tayo. Okay, tapos kapag may papel na tayo, makakagawa na ba tayo ng mapa, Ella? Dito sa okay, crafting. Sa crafting table tayo makakagawa. So, kailangan lang natin na siyam na papel. Tama ba, Ella? Makakagawa na tayo ng mapa, empty map. So, ilang mapa yung magagawa natin eight. Yan? Okay, makakagawa tayo ng mga 8. So, kulang pa pala. Okay, ang kailangan natin, siyam. Okay? So, Ella, marami ka bang sugarcane dyan? Doon sa bahay. Okay, kukuha muna sa Ella ng mga sugarcane. Kailangan ko pa ng isang mapa. So, as much as you can, Ella, ang kukunin mo. So, kailangan din natin, guys, ng tinatawag na item frame. So, ilalagay ko muna dito yung paglalagay ng ating mapa. Siguro dito banda. Dito banda. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, yan. Nahulog pa tayo. Tapos, ito gagawin kong planks na lang to. So, lahat to magiging planks. Okay, yan. Dito. So, depende. Sa ngayon, yung magagawa naming mapa, medyo maliit pa lang. Kasi nga, kailangan pa natin maglibot. Okay, ipapakita lang namin sa inyo ngayon, guys, yung basic. Okay, so kailangan, ito yung gitna natin. Okay, so isa pa. Ayan. So, papalakihin na lang namin to. Depende. Siyempre, off camera, maglilibot kami. Kailangan nyo maglibot para gumawa ng mapa kasi. Okay, so Ella, gawa ka na ng empty map. So, kailangan pa natin ng isang empty map. Okay. Tapos, marami ba tayong... kuha lang ako ng item frame, guys. Okay, so para sa item frame, kailangan natin ng leather, syempre. At kailangan natin ng maraming sticks. Anin na lang yung sticks ko. Marami ka ba dyang wood, Ella? Kailangan pa natin ng maraming sticks. May 5 akong sticks. 5 lang. Kailangan pa natin ng maraming wood. Wala na akong wood. Para sa item frame. Gagawa tayo. Ay, meron pala ako dito. Ano ba yan? Marami pala akong planks dito. Okay, so gawa na tayo dito ng maraming sticks.
kasi ang gagawin natin ay maraming item frame. So, limang item frame lang, anim na item frame lang yung magagawa ko dito, Ella. So, ang kailangan natin, siyam. Okay, so ilalagay natin dito sa gitna. Okay, papalibutan natin. Okay, yan, ganyan. So, dito sa gitna, ilalagay natin yung mapa. So, para gumawa ng mapa, kailangan mo na empty map. Tapos, tap mo lang sa ground. Tapos, pag tinignan mo, ayan na. So, meron na tayong mapa dito, guys. Punta tayo dito. Okay, punta tayo dito. Ayan. So, nakikita dito yung pyramid, pero hindi nakikita. So, ito yung gagawin nating sentro. Itong part na to. Okay, hindi dito nakikita yung sa taas ng pyramid. Okay, so wala dito yung cow farm. So, ibig sabihin, pag pumunta tayo dito at tinap natin yung ground, makakagawa tayo ng mapa na nandun tong farm na to. Okay, so, tingnan natin. So, eto na. Ayan. So, eto yung, nandyan na yung farm natin at saka yung taas ng pyramid. Okay, so, ilalagay natin yan. Eto yung magiging gitna natin. So, ilalagay natin yan sa gitna. Tapos, yung nasa baba, ito yung nasa baba, di ba guys? Okay, so, ito yung nasa baba. Lagay lang natin dito yung item frame natin. Okay, ayan. So, ilagay natin dito item frame. Tapos, ito yung nasa baba. So, ayan guys. So, buo na yung pyramid natin doon. So, ang gagawin natin dyan, pupunuin natin to. So, ano lang, 3x3 lang. So, bali 9 lang. Ella, kailangan ko pa ng, meron ako ditong leather, gawa ka pa ng tatlong item frame. Okay, so, para makagawa ng item frame, kailangan natin, marami ka bang leather, Ella? Hindi. Wala kang ano? Doon na lang sa cow natin, magpatay ka na lang ng leather. Tapos, gawa ka ng tatlong item frame, ha? Okay, so, yun guys. So, eto, para makompleto natin to, kailangan lang natin pumunta sa mga lugar na wala pa dito sa mapa, pero malapit lang. May sticks ka? So, dito banda, hindi pa nasama yung village natin, yung mga lugar na kung nasaan yung mga villagers. So, punta tayo dito. Okay, pag pumunta tayo dito at gumawa tayo ng mapa, kailangan nandiyan na yung sa mga villagers. Okay, nandiyan na nga. Tapos kung makikita nyo guys, meron tayong part doon sa upper left corner na hindi pa naglo-load. So ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa lugar na yon. So pupunta tayo doon banda para mag-load siya. So kailangan kasi makumpleto 'yan. Okay. So 'yan, nakumpleto na. So pwede na tayong bumalik. Okay, so medyo mahirap kapag hawak-hawak mo yung mapa ng dalawang kamay. Tapos, yan, medyo natatakpan niya yung dadaanan natin. So, anong gagawin natin kapag ganito, Ella? Okay, pupunta lang tayo sa inventory, tapos ilagay natin dito. Okay, tapos yan, mahawakan na natin sa left. Okay, so ilalagay ko muna dito. So, pwede na tayong maglagay dito banda. Ayan, so medyo kompleto na. Tapos, etong baba na to, thank you, Ella. Kompleto na yung 9 natin item frames. Tapos dito sa part na to, yan yung bundok eh. So pupunta tayo doon, tapos makukompleto na natin to. Okay, so ito na yung kukompleto sa part na yan. So kailangan pa natin ng 5. So punta na tayo doon. Okay, so inabuta pa kami ng gabi at ito pa lamang yung panglimang mapa. So dito banda yan. Okay, tama. So kailangan pa namin ng 4 bukas para makompleto. So tulog muna tayo, Ella. Okay, so ito yung next map. Lalagay namin doon. Tapos ito pa. Mali. Baliktad, diba? Okay, ito dapat dito. Tama. Tapos ito dito. Okay, ayan. So, isa na lang yung kailangan natin. Yan ay sa may taas ng bridge, tapos konti lang. So, punta tayo sa bridge, tapos konting taas lang. Okay, so ito na ba ang last piece ng ating world map? 3x3 pa lang yung world map natin. Tingnan natin. Lagay lang natin doon. Okay, mukhang hindi yun. Chining! Ano nang ginawa mo? Binaliktad yata natin to eh. Ayan, nakabaliktad kasi. Okay, so ayan. So, ni-right click mo kasi kanina kaya umikot. Ito rin, ni-right click mo. May nag-right click dito. Okay, so ayan na. Buo na ang ating mapa. 3x3 pa lang. Pero may balak pa kaming palakihin to. So, magkakaroon tayo dito ng higanting mapa. World map. Kasi
Napakaganda guys, kapag tumingin ka dito sa mapa, ang sarap sa pakiramdam, nakikita mo yung mga improvement na mga binibuild mo. Siyempre nakikita mo rin yung mga lugar tulad nito, dito sa bandang kanan, meron tayong ravine dyan. Nakikita mo yung mga lugar sa paligid, nagiging aware ka. Tapos nagkakaroon ka ng kumbaga vision, ano ba yung gagawin ko, ano bang kukunin ko sa lugar na yan. Nagkakaroon ka ng idea kung ano yung mga susunod mong gagawin kapag tumingin ka sa mapa. So napakahalaga ng mapa guys. Okay, so tapos na tayo guys sa episode number 12. At para sa katanungan sa araw na ito, Ella? Ano ang pangalan ng Iron Golem? Comment lamang inyong sagot sa ibaba para sa shoutout bukas. Maraming salamat sa panonood! Have you ever felt? Are you listening? Damn.